Hello, what's up mga Marks? Actually, pupunta na ako sa kapatid ko. Then, meron daw kami collaboration. Let's check kung ano ba talaga yung gagawin namin mga Marks. Wala talaga akong idea sa gagawin namin ng kapatid ko, pero in-invite niya ako dito sa... Don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel mga Marks para updated kayo sa latest video. Just stay tuned sa aking YouTube channel kung ano ba talaga yan gagawin namin ng brother ko. So, let's watch this! Guys, and for today's vlog, kasama ko ulit si Dance Merks, aka Boy Punas. Punas. Yeah, title ng ating vlog for today is 10 questions from our subscribers. So, sino sasagot? Ikaw? Pares tayo. Pwede ikaw. Question number one, or topic number one is, bakit sirain ang motor kapag dinadala sa casa? Ang pinagawa niya sa mekaniko, make sure lang talaga na makikita nyo kung paano siya ginawa, kung pulido ba o barubal talaga yan. So, dun yung malalaman kung ayos ngayon, kinabukasan, sira yung motor nyo. So, make sure lang talaga yung mga mekaniko na pagkakatiwalaan nyo na magaling at tested ito. Siguro ito nagtanong na ito na subscriber ko is, let's say, hindi siya talaga ganun ka-technical pagdating sa makina or sa motor katulad ko. Hindi ko naman nila lahat guys ha, pero baka yung mekaniko nung kasa nila is hindi magaling. Sobrang dami naman kasi talaga ng ginagawa ng mga mekaniko. Hindi lang naman ikaw yung customer niyan. Isang branch ng isang motor shop, daan-daan yung mga customer nila bumabalik sa isang araw. Solution dyan guys, mag-aral din kayo ng tungkol din sa makina or doon sa motor niyo talaga. Hindi lang yung umasa lang kayo sa mga mekaniko katulad ito. Parang pasama sa akin talaga yung kasi hindi ko marunong mag-mekaniko. So yun guys, so yan. Makikita niyo yung pinagkaiba ng mekaniko sa mga user lang talaga ng motor na walang alam kung hindi magpagawa sa mekaniko. Next question is, bakit kailangan ng maintenance? Oh. So, ang muna sagot, simple logic lang yan guys. So, parang tao lang din yan, bakit kailangan kumain? So, or bakit kailangan maligo? So, parang ganun. So, kailangan ng motor natin or ng kahit anong bagay ng maintenance para mas gumanda yung performance, mas tumagal yung life ng isang motor. So yan, simpleng-simple lang mga ka-merch. Kung bumili ka ng motor, pag nasira na, doon ka lang magme-maintenance, anong mangyayari, di ba? Yung mga parts niya, nagamit na yung parts niya, tapos doon ka lang magme-maintenance. Hanggat maaga, hanggat brand new yung motor mo, i-maintenance mo na, alagaan mo na, i-wax mo na, i-kumot mo na, i-hotel mo na. So let's welcome mga aming isa pang co-owner ng Merks Moto Shop. Let's welcome Powmerks! Yes! Hello guys! So, kakapasok lang, ikaw ang unang sagot ng aming question number 3. So, ano ang iyong dream na motor? KTM, syempre. KTM? KTM. Ano yung KTM? Oh no! Dito. Sa ngayon, pinakagusto ko talaga yung Say 1000 na Kawasaki. Yeah! So yung pangalawa ko, may pangalawa ba? O yung best na lang siya? Ay, isa po gusto ko. Yung dream na motor ko, sobrang layo sa kanila. Kasi ang dream ko lang talaga... E-bike! E-bike! Ano lang, parang any motor na automatic. Oh. Pwede na ako sa Honda Beat or sa Yamaha Mio. Lagi ako nagre-rent ng automatic na motor. So yun pa yung wala ko ngayon. So yun yung pangarap ko. Any motor na automatic. Oh. Question number 4, ano ang inyong dream na drive destination? Drive destination. Wala pa kasama ang kasi. Depende sa'yo. Kung may angkas sa'yo. Wala mo na ang kasi. Depende sa kanila, gusto nila. Comment down below guys kung angkas kayo sa kanila. Ikaw muna. Ako. Kasi agad ka ng travel eh. Ano ba? Gusto kong mag-drive sa Vietnam. Yan. Pero sa Pilipinas, majority sa na-drive ko na Cebu, Davao, Bohol, Siargao. Pero kung meron akong babalikan doon, sure ako, sila pahaganda talaga. As ako, gusto ko sa drive-thru. Mapunta ako sa drive-thru sa NLEX na kamotor. Yan yung drive na motor na mapuntahan. Tapos may angkas ka pa. Yun. Pero ang long drive, gusto ko mapuntahan yung ano yung bituwang manok na tinatawag nila sa Bicol. Yan, gusto ko ma-experience yun yung bankingan hanggang business na masayad mo sa mga anak. Sa lapad. Kaya ano, saan naman yung dream destination? Taj Mahal? Paano ang mumotor na Taj Mahal? Taj Mahal sa India, madami rin mumotor. Sigit-sigit ka. Question number 5 is Matic o manual? So mauna na ako. Alam niyo naman ako, gusto ko Matic na. Ayun, Matic o manual? Pag city drive natin, gusto ko automatic city drive. Pero pag long drive, manual ako. So kahit saan naman ako gusto ko, kahit saan gusto ko. Duh!
Kung gusto nila. Dude, crap! Kung gusto nyo below guys, kung gusto nyo ba? Siyempre ano, manual yan. Pag-karera. Controversial topics sa comment sections namin. Lalo na is nag-upload kami ng isang brand talaga ng motor na nag-trending. So meron kami mga videos na abot na ng 100,000 views. So ang question number 6 ay... Parang nababash na ako ah. Motorstar o Rusi? Okay, hindi mo na ako. Okay. Tatawaan lang naman to guys ha. So hindi natin pinapromote yung brand wars. Yes. Para sa atin yung brand branded na yan. Wala rin sa amin yung China kasi lahat naman talaga ng motor dumaan sa China. Lahat ng pesa niya galing China or inassemble na sa China. So wag natin ilalagay sa utak natin yung brand at yung presyo ng motor natin. So dapat marunong tayong makibagay sa lahat ng kapwa riders, sa travel vlogger and mga mekaniko. Dapat pantay-pantay kasi yes. Lahat yan may karapatan gumamit ng kalsada, may karapatan gumamit ng motor. At ito pa ang pinaka-importante, kahit anong ganda ng brand or mahal ng motor mo, kung sira ulo ka or kamote ka talaga sa kalsada, so, baliwala ko. Pili ka lang, tas bakit? Yun lang, pili. Motorstar o Rusi? Sa Motorstar ako. Okay, bakit? Tested ko na siya, yung pyesa niya talaga. Quality din yung pagkagawa. Start tayo Motorstar. Ikaw, Motorstar o Rusi? Motorstar, kaya rin. Ako guys, kung Rusi yan. Oo, Rusi talaga. Kasi ang dami kong subscribers, ang dami kong mga nagko-comment na Rusi, grabe pinangahakot ng tubo, pinangahakot ng gulay sa Negros, grabe sobrang tama. Yan talaga yung nakakabili natin. Sa, kahit sabihin mong ini-chapwera, hindi, reality talk na tayo mga kasi nilulook down talaga yung mga Rusi. So, bigyan natin ng chance na mag-shine naman sila. Nagka-chance din ako talaga matry yung Rusi gama natin. Tapos, yun, nagka-chance pa ako na yung pipe talaga, quality talaga. Yamaha o Honda? Oh. Honda Beat na lang. Sige, pag tumatanda talaga guys, ganun. Ito dito ako na. Ayun ang mga bata. Sino yung mas pokey? Come on! So sa akin, Honda. Para sa akin na, Yamaha. Yung Honda is mahal siya. Medyo mahal talaga siya. Medyo pricey yung mga pyesa niya. Tapos i-orderin niyo pa sa mismong branch ng Honda. Compare sa Yamaha, marami ng outlet yan. Meron pang mga nagsisister company para maka-avail ng item. So, ikaw, Yamaha Honda? Balik din na Rusi. Yamaha. Bakit? Yamaha user eh. Ganun lang kasimple. Yung dami kasi yung nangyayabi nito eh. Eh, siyempre. Warning sa akin. Hindi, papalaga lang talaga yun eh. Next question tayo. Question number 8. Hulugan o cash? Uy. Ikaw na una. Yun yung magsalita. Siyempre, ano, pagka may pang-cash ka, hindi cash. Uwe na, nasagot ko na eh. Hindi, yun na dapat eh. Ikaw, hulugan o cash? Pag kuripot ka, hindi hulugan. Ganun lang kasi simple yun. Hindi, may pera ka. O di bayaran mo na agad. Sino bang gusto na may utang? Di ba? Yung mga kahit mayaman, naghuhulugan. Hindi. Kung may negosyo ka, maghulugan ka. Pero ang pinakamaganda talaga doon, kunin mo lang ng short time. Huwag ng 3 years, 5 years, gano'n. Kasi pag kinuha mo ng gano'n, kinuha mo ng mga 3 years. Laki ng tubo ng mga 75% motor. Parang isang motor na rin yung binili mo. Shoutout nga pala doon sa branch ng motor shop na hindi nagpakasya amin sa Aerox tsaka sa ano sa Nmax sa mapanood nyo. Dahil sa inyo nag-branding kami dahil yan sa iba kami kumuha. So next question tayo guys, long drive or city drive? Pag may chicks ko iba ko long drive. Ikaw, long drive, city drive? Long drive. Ano ba yung pinaka long drive nyo? Pinakamalayo. O, pinakamalayo mo. BGC. Araw-araw ko sa BGC. Nakapotoro. Yung office ko eh, dito ko namang gaya. Nasempla. O, ikaw. Baguio. Baguio, pinakamalayo. Ito, windmills. Baguio, Quezon. Message to bashers and subscribers. Yeah. Wala pa akong subscribers eh. Kaya yung nanonood nito. So sa lahat guys ng subscribers ko at subscribers to Dance Merc sa kanyang channel, nakikiusap kami. Parang awa nyo na. Supportahan nyo naman siya.
Uy, nag-create siya ng channel niya. So, abangan nyo yun, guys. Hindi ba alam ako ang ano nyo? Editor nyo? Oo, yan din yung sponsor natin. So, thank you so much. At saka, to wrap it up, ang aming vlog, sa message ko lang sa supporters namin, sa mga subscribers namin, is sobrang, sobrang thank you. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi namin matutupad yung pangarap namin maging legit na vlogger. Hindi kami sasakot every month. Hindi namin ma-achieve yung mga bagay na naranasan na isang totoong vlogger. And I pray na i-bless kayo ni Lord para manood pa ng manood sa amin. Yan. And patuloy kayong mag-support sa mga paparating naming mga vlogs and videos. At message ko naman sa mga bashers. Actually, dapat yung mga bashers hindi na siya pinapansin. Pero kung hindi dahil sa inyo, hindi magti-trending yung mga videos namin. So, sobrang thank you pa din. Bash mo lang i-bash. So, yan. Message ko sa subscribers. I stay tuned lang sa channel ko. Tapos, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Kahit mag-comment kayo dyan, malaking tulong yan dahil nasasagot ko yung katanungan nyo, problema nyo, wag lang yung financial. Then sa mga bashers ko, don't forget to subscribe pa rin. Tapos, alam ko nanonood kayo kahit hindi nyo nilalike yung aking video. So, God bless pa rin sa inyo mga kamerks. Shoutout sa inyo mga bashers and haters. So, that's it for today's video guys. Sana nag-enjoy kayo or naaliw kayo sa aming video at kulitan habang kami ay nag-discuss namin yung mga questions na pinadala sa aming mga comment section, suggestions, or mga opinions man yan. Kung meron kayong mga inquiries tungkol sa inyong mga motor, meron tayong promo sa kanyang YouTube channel. So, i-visit nyo yung channel niya, makita nyo yung kanyang free tune-up promo. So, meron siyang pipiliin na 10 lucky subscribers sa kanyang YouTube channel na magbibigyan niya ng kanyang free tune-up. So, for the meantime, along Kamanabe area pa lang yung mga pasok sa kanyang promo. So, meron na tayong isang lucky winner niyan, guys. So, meron pa tayong 9 slots. So, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment sa kanyang YouTube channel, 1,500 words. Hindi, basta, kwento nyo lang, guys, kung ano yung motor nyo, kung taga-saan kayo, at kung bakit kayo yung dapat mabahagian ng slots sa Wish Ko Lang. Hindi, kung kayo bakit namin, or bakit siya, kayo ang dapat mapili na maging recipient ng free tune-up. Basta huwag nyo sabihin na wala kayong pera, wala kayong pagkagawa. Kasi common na yun. Pero dapat meron kayong mga kababag ng so, daming story. So, ito lang mga kamerks ha. Tips ko lang sa inyo, huwag nyo akong bibidyo call. Kasi ang dami yung bibidyo call sa akin na humingi talaga ng tulong, bibidyo call pa ako. So, ayan, just comment down below lang at saka message nyo lang ako through sa messenger ko o Facebook para, ayan, updated naman ako doon para makita ko, mabasa ko yan, matulungan ko kayo. Then, pipili ako sa inyo kung sino ba talaga yung pipiliin ko. So, that's it for today's video, guys. See you again next time. Bye-bye!